Hello guys, meron pala tayong re-referin ngayon, isang LED TV 4K new version. So ayan po yan. So tingnan natin sa likod yung model niya kung may naka-indicate. So wala siya, no? Wala siyang naka-indicate na model number. So 12 volts yung kanyang DC input, 15 watts to 36 watts. So ang findings nito, ang sabi ng may-ari ay may power naman siya, may red light. Kaso pag pinipindot yung kanyang power button na green, tapos balik na naman siya sa standby. So ngayon, i-testing natin ngayon, i-try natin kung gagana ba. Okay, prepare ko lang muna yung ating power supply. Yan, DC input. Ayan. So, titingnan natin kung ayun nga ba, tutugma ba yung sinasabi ng may-ari nito. Pa-plug in ko na. Ayan, kung mapansin nyo guys, meron na siyang red light. Ayan. May red light na siya, standby. Pipindutin ko yung power button ng kanyang side power button. Okay. So, kung mapansin ninyo, nag-green siya. Pagkatapos, nag-red. Ayan, ulitin ko ulit. Green, tapos red light. Yan, may red light naman yung ating power supply. So, ang first step natin na gagawin dito bago tayo magbukas ng unit is check muna tayo sa loob ng kanyang DC power supply. Yan. I-check muna natin kung meron pa siyang 12 volts. Yan, tingnan muna natin kung mayroon siyang output na 12 volts. So, kung mapansin nyo, may green light siya. At prepare natin yung ating mahiwagang tester. Ayan. So, i-check ko yung jack ng ating DC input. Kung mayroon ba siyang output na 12 volts. Ayun. Kung mapansin nyo guys, yun. So, wala siya, no? Fluctuated pa siya. 0.7 lang. 0.3 volts. So, next step natin, bubuksan natin yung kanyang power supply. Titingnan natin kung ano ba yung nangyayari sa loob. Okay, sikwatin nyo lang ng dahan-dahan. Medyo matigas itong pagbaklas ng cover niya. Yan. Iyon. So, okay. Ayun. Merong bumungad sa atin. Kung titingnan nyo sa secondary niya na capacitor, is bloated na siya, no? Yan. Dalawa po siya na bloated na. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ito at papalitan natin ng value yung kanyang capacitor. So, bago ang lahat, mag-check din po tayo. I-check din natin yung kanyang diode, okay? Yan, tinanggal ko na siya at nag-physical check tayo. So, mapansin nyo, wala naman siyang lost contact, ano? Ayan. So, ang gagawin natin ay tanggalin natin. Pero bagong lahat, tanggalin yung capacitor. Yung electrolytic capacitor ay check muna tayo sa secondary ng rectifier diode. Kasi baka yan ang dahilan or sa overuse na rin siguro ng unit. So mapansin nyo guys, end to end wala naman siyang shorted. So ang next step natin, papalitan lang muna natin yung capacitor. Okay, so dagdagan muna natin ang hinang para mabilis lang siyang tanggalin. Okay. Yan.
So ito guys, tinanggal ko na siya. At titingnan natin yung kanyang value, ano. So ayan siya. Yan, focus natin 16 volt by 680 microfarad. So pagkakalam ko, wala tayong 16 volt. Lalagyan natin ito ng 25 volt 680 UF. So ganun din po itong isa. Yan, para may focus yung ating mahiwagang camera. 16 volt by 680 din siya. So parehas yan guys, yung dalawa na yan. So okay, papalitan na natin to at kukuha tayo sa ating box ito. Yan, hanap tayo ng 25 volts kasi wala tayong 16 volts nyan eh. 25 volts, so mas okay yung mataas yung volts nya kaysa mababa, no? So medyo matibay na yan. Yan. So ayan siya guys. Ipo-focus ko lang 25 by 680 UF, no? Microfarad. So ganun din po itong isa. At ikakabit na natin sa ating PCB board. Yan. So kailangan hindi tayo magkabalibaliktad dyan guys ha. Yung stripe is negative side ng ating capacitor, kung saan yung puti na may nakalagay na dust, no? Negative ng capacitor yan. Yung nasa naka-indicate sa ating PCB na stripe ay yun yung negative side. So doon lang. Ingat lang kayo na hindi magkamali, no? Kasi pwede itong pumutok at baka mamaya nakabukas yung cover, no? Tapos naitapat yung mukha nyo, aba, masusurpresa talaga kayo. Okay, akin na itong hinangin at nang matesting na rin natin itong ating unit. So sana ito lang ang problema at walang problema sa ating unit, ano? Kasi ito lang yung nakikita natin. So ayan guys, naikabit ko na at next step natin ilagay muna natin sa kanyang cover para mas safety tayo, ano? So ilagay din natin sa safety first, no? Ika nga, sige, unahin natin yung kaligtasan, yung safety, kasi baka mamaya may pumutok dyan sa power supply madisgrasya po tayo. Okay, ayusin ko lang yung kuwan niya. At ayan, kakabit na natin. Yan, so ipa-plug in ko na guys. Yan, isalpa ko na yung kanyang adapter socket. Okay, plug in. So i-check natin ngayon kung ano, so normal lang naman yan, may green. Ngayon, i-check natin sa secondary kung mayroon siyang output na 12 volts. Okay? So, ang black sa labas at ang red sa loob. Okay. Mali pala. Naka ano tayo, naka ohms.
Ayun, naka-daisy tayo. Yun. So, kung meron nyo, kung mapansin nyo guys, meron na tayong 12.31 volts. So, hindi na siya nagpa-plug-quit. Ang gagawin natin, isaksak natin sa unit, sa DC input ng ating unit. So, sana walang problema, no? Sana ito lang para mabilisang kitaan ang ating hanap buhay. Okay? So, pipindutin ko na ngayon yung kanyang side button. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Ayun, nagtuloy-tuloy nga, pero kung mapansin nyo, may problema tayo guys. So, yun yung kanyang LCD panel. So, ang gagawin natin nito guys, mayroon akong pamalit nito sa Pinsonic na 19 inches. So, ang gagawin natin, papalitan natin to, pero i-check ko muna sa loob kung madadala pa natin sa repair. So, ito guys. Ayan, in-open ko na siya. Hindi ko na pinakita para medyo mapabilis yung ating video. At, ayan. So, itong panel pala na ito guys, ay marami na siyang sunog na mga, capacitor, no? Yung kanyang SMD type capacitor. So, ceramic capacitor, no? Marami na siyang sunog at mga shorted na ito. So, ang gagawin natin ito, papalitan na lang natin to ng buo. Kalikot-nisyan din kasi yung nagdala nito. Kaya, ganyan ang nangyari. So, palitan po natin ng buo yan. At yung Pinsonic na 19 inches is lalaki siya. Okay. So ito na siya guys, yung ipapalit natin. Nilagay ko na yung kanyang ito na yung kanyang backlight. So LCD screen ito ng LCD panel ito ng Pinsonic, pero LG display, no, pang LG siya. So LM190A08, so 19 inch ito. So ang gagawin ko yung power supply ng ating Kobe ay iko-connect natin dito sa mula sa kanyang LVDS, no, at saka sa backlight iko-connect natin ito. I-try natin kung uobra ba siya, kung po pwede. Okay, make sure guys na yung ating LVDA socket, yan, hindi siya magkabaliktad. Yung source niya, yung 5 volts, kailangan tingnan nyo rin mabuti kasi kung magkabaliktad yan, pwedeng masira yung ating LCD. So, ayan, nilagay ko na yung LVDA socket. At, itry natin, plug in ko. Okay. May ilaw na siya, red light. So, titingnan natin, pindutin ko yung side button ng ating yung power button ng ating unit. Yun, nag-green. So, ayun guys, meron siyang Kobe at napakalinis pa yung kanyang screen. Ayan. Yun. So, ito, ang gagawin natin ito guys ay isa-swap natin, no? Yan, tatanggalin natin yung power supply ng Kobe from 16 inches to 19 inches na siya. Okay. So, okay siya. Malinaw. Oh. Pupwede pa siya. Ayan. Babaklasin ko lang to at isaswap ko. Tingnan natin kung kakasya. Pero kasya naman to. Gawan lang natin ang paraan doon sa housing para magkasya. Okay?
So ito na pala guys, ito yung board ng ating Pinsonic. So na-pull out ko na siya. So naikabit ko na rin yung board ng ating Kobe, yung 16 inch natin. So dito ko na kinabit sa 19 inch ng Pinsonic. So magiging tatak niya ay Pinsonic, no? Pero ang lalabas Kobe. So madali lang itong tanggalin guys. At pupunta lang tayo sa service mode ng Kobe. So plug in ko muna, try natin kung iilaw ba siya kahit hindi nakalagay yung ano, yung LVDS socket sa kanyang LCD. So power on ko. So ayan siya, nagi-green na siya, no? O blue. So meron na siyang blue. Tatry natin ngayon, no? In-off ko. Nag-red light. So titingnan natin kung magsasucces. So ito guys, nailagay ko na siya. Ayan. Ngayon, i-actual test muna natin bago natin takpan, ano, kung magbubukas siya. Power on. Ayun, Kobe. So okay guys, ayan, maganda siya, no? At okay yung display, malinaw na malinaw. Meron na siyang no signal. So mas gumanda siya, mas lumaki, kasi 19 inches siya, no? Na-convert natin, nailagay natin yung board doon sa 19 inches. So board lang naman ang ano natin inilagay, sinwap, tapos yung kanyang LCD panel. So okay na to guys, no? Ititesting na lang natin. So ayan, meron na siyang ano, tinanggalan ko lang ng sound para hindi tayo makapiright, okay? So okay na siya, no? Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated po kayo lagi sa mga video ang ina-upload ko. So maraming maraming salamat sa inyo guys, sa inyong mga suporta sa munting channel na ito. At nawa hindi kayo magsawa na sumubaybay sa ating munting channel at para ito sa atin na rin mga kanyubi dyan na mga technician. So God bless po sa inyong lahat. At mega mega shout out sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na mga tech vlogger.